Nakabi tayo ngayon ng high speed gear kay ADV-160. 14th ito from MJ of ECU Tech. Pinadala sa atin to ni MJ. Siya yung maker din ng gamit natin na pulley set na ECU Tech. Yan, try natin to ngayon, 14 teeth. Ang stock natin is 13. So medyo mag-high speed tayo ng konti. Mas mabilis sumigot yung gulong, ma-maximize natin yung RPM ng motor. Tapos mas malaki yung top speed potential na pwede natin makuha kapag nag-high speed gear tayo. Nabaklas ko na yung CVT, yung gulong, yung pipe. Itong airbox, kailangan din natin tanggalin yung mga bolts niya. Tatlo na 10mm. 1, 2, 3. Nakatago kasi itong isa, naharangan. Isang bolt nitong gearbox natin. Kaya kailangan tanggal natin ito. Ito. Bali, ang tatanggal natin dyan, 6 na bolts. Ito, 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 ito. 6. Dinrain ko na rin yung gear oil natin. Ayan, nakatanggal na. Tanggalin na natin 12mm yung sizes, mga bolts. Tingnan natin yung mga sizes niya kung magkakaparehas para sigurado tayo pagbabalik. Bali, itong dalawang magka-size. Nandito at saka nandito. Tapos ito, ang apat, magkaka-size siya. May iksi sila. Dalawang mahaba, apat na maiksi. Itong gearbox natin, maganda, linisan nyo muna siya mabuti. Linisan nyo, lalo itong mga sulok-sulok na to, yan. Para pag tinanggal natin siya, hindi mapapasukan ng dumi. Kailangan nakatanggal to. Ito, nakasuksok lang naman yan dito. Huwag nyo kalimutan ibalik to pag ibabalik nyo na. Para hindi pasukan ng tubig yung gearbox natin. Yan. Breeder hose ng gearbox. Ilahin na natin, andahan. Ito na yung transmission natin or gearbox. Ito yung papalitan natin. Itong countershaft na 13 teeth. Ang ilalagay nga natin is 14 teeth na para mag high speed siya. Ang galing natin. Ilayin nyo lang yan. Yan, naiila yan. Ito yung stock natin. 13 yung bilang ng ngipin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Ito naman yung ipapalit natin, 14 yung bilang ng ngipin. Nakita nyo naman yung difference. Dimensions, check natin. Same na same naman. Para yung sukat. Para yung pareho. Lagyan natin ng konting gear oil, yung pinag-drain na natin. Tapos pasok natin siya dito sa kapartner niya. Napaganyan ang orientation. Yun, pasok na. Swabing swabe, oh. Pwede natin ibalik. Ang ganun lang kadali. Madami na talagang babaklasin. Pero yung pagkakabit niya is plug and play lang. Align lang natin ng maayos. Yun. Salpak niya lang maigi. Ano, smooth naman yung galaw niya. Pinako muna konti yung bolts. So, pa-alternate lang. Subukan natin dito. Konti lang. X pattern. Oop. Napalakas. Tignan natin kung smooth. So, smooth naman yung ikot. Ano kakaibang tunog. I-torque natin naman to. So, balik na rin natin tong sa drain bolt ng gear oil. Torque niya is 23 Newton meters. Lahat yan. Pare-parehas 23 Newton meters. Pati itong drain bolt saka yung salinan ng gear oil. 23 lahat. 23 Newton meters, 12mm. Hop. Hop. Up, yeah. Up, yeah.
Last one. Oh, yeah. Tabit natin itong drain bolt. Same lang din, 23 Newton meters. Oh, yeah. Okay na. Ito mamaya na kasi, sasalinan pa natin yan ng gear oil. 130 ml. Kasi binuksan natin yung gearbox. So, pag halimbawa, nag-drain lang kayo, 110 ml lang. Sasalinan natin ng gear oil. Kailangan dalawa. Kasi 130 ml lang kailangan natin ilagay. Pagka nga binaklas natin yung gearbox. Dalawa binili ko. Ito is 120 ml to eh. So, kukuha tayo ng 10 ml dito mamaya. After natin masalin itong 120 ml. Andaan lang hanggang maubos. Yan ang 10 ml tapos salin natin dito. Yan. Punas ng konti sa mga tumulo. Tapos bigyan natin itong bolt niya. 23 Newton meters ulit of torque. Hop, yeah. Swabeng-swabe pa rin, ha? Nang kaingay-ingay. Abit naman natin itong tatlong bolts. 1, 2, 3. Pero ito kahit mga 10 Newton meters na lang. Susok natin itong breeder hose sa likod. Tapos i-align natin. Untight lang. Ang kapit na ito. And then, ito hose itong isa. Dapat natin ng konti. 10 mm. Tapos i-torque natin ng 10 Newton meters lang. Lakas yung nakalagay dito dun sa torque specs ko. Hindi ko makita eh. Parang wala. 10 mm, 10 Newton meters. Oop. Mukhang sakto lang naman. Oop. Yeah. Tabit ko lang muna yung gulong, yung swing arm, yung pipe. Tapos, check natin yung gear ratio niya. Explain ko rin sa inyo yung nangyari sa bagong gear ratio natin ito. May computation kasi yan, mga gear ratio. Tapos double check natin dito kung tama yung gear ratio na kinompute natin. Nabit ko na yung gulong, yung pipe, yung swing arm, lahat. Gusto nyo pala makita yung step by step, yung tamang torque, yung pagkabit ng gulong, swing arm, pipe. Meron akong vlog niyan nung nagpalit ako ng gulong. Lilink ko na lang sa description. Explain ko naman sa inyo yung gear ratio natin. So ito yung stock natin. Ang primary is 1851. Yung secondary is 1344. Apat kasi yun na gears. Bali ang computation niya is higher number of teeth divided by lower number of teeth. So yung primary natin is 2.83:1. 2.83 na ikot nitong 18 teeth. Isang ikot nung 51. Yung secondary naman natin, using 13 teeth, yung pinalitan natin, ito. Tapos ang kapartner niya is 44 teeth. So, 44 divided by 13 is 3.38:1. 3.38 na ikot ng 13, isang ikot ng 44. Para makompute nyo naman yung final ratio nyan, imumultiply nyo itong dalawa. So, 2.83 times 3.38 equals 9.56:1. Yun yung final ratio ng stock. So, 9.56 na ikot ng drive shaft. Ito. Yan. Isang ikot ng gulong. Isang rotation ng gulong. Ngayon, itong ang 13 teeth natin na stock is pinalitan natin siya ng 14. So, yan ang magiging computation niya. 44 teeth divided by 14 teeth is 3.14:1. 3.14 na ikot nito. Isang ikot nitong 44. Ang final ratio naman niya is 8.88:1. Ngayon, bilangin natin kung tama. Ngayon yung guide natin, itong dilaw na to, nakatutok dito. So, dapat 8.88 na ikot nito, isang rotation ng gulong. Ito yung basis natin. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8.88. Yan. Yan. 8.88 is 1. So wala pa siya dito. Ito yung 9. Yan, 9. Lagpas na. So tama yung computation natin ng gear ratio niya. Yan. Nakisang rotation na taas nandito. 8.88 is 1. Ito yung pulley natin. Yung ECU Tech pulley set din. CMJ din nga may gawa nito. Tsaka nung gear. Inadala niya sa atin yung gear. Walang ilalagay ko ngayon is 15 grams. Straight 15 grams na Dr. Pulley. Sliding rollers. Tapos wala ng washer. TDC mark. Tuldok na si Gunyal. Para sa proper weight distribution. Belt. Drive base kahit alin dito. Sa tuldok na si Gunyal. Washer at nut. Stock torque drive. GY6 1200 RPM na center spring. Stock latch lining. Binalik ko muna. Tinanggal ko muna yung gecko kasi pinapalapat ko to sa speed tuner na tread type bell. Ayan, medyo meron na siyang markings nitong tread type groove bell ng speed tuner. Pinatay natin konti. Ito pa rin yung belt na gamit ko. Yung luma akong belt. Meron akong extra belt dyan pero hindi ko pa kinakabit kasi makapal pa eh. Sa ako nagkakabit yun pagka na may piece na yung belt na to. Pit konti. White tulad extension. 59 newton meters. Op, yeah. Bell holder. 49 newton meters. Op. Start natin motor. Tingnan natin yung galaw ng belt. Okay naman yung belt natin, hindi naman siya sobrang lubog, sakto lang. Mataas pa rin yung low gear. Testingin ko na lang muna yan, yung 14 teeth natin sa same set ko, ng panggilid. Tapos paparamdam ako maigi, kung halimbawa, kung nakukulangan ako sa arangkada, pwede ba ako magaan ng bola? Importante dyan is, nare-reach mo pa rin yung max RPM na nare-reach ng motor mo. Pero yung same RPM na yon, mas madami yung ikot ng gulong mo. Mas marami siyang ikot na ma-generate kasi nga, nag-high speed gear ka na. Kinakailangan mong tonohin dyan sa high speed gear. Silex Gaming, try natin. Dito natin top speed sa ADB na naka 14T gear. Timing lang tayo ng wala mo siyang sasakyan. Tapos yukuhan natin. Check ko din kung alin ang salubungang hangin sa hindi salubungang hangin. Tignan natin kung maabot niya yung 95 RPM. Tapos kung ilan yung speed. Ang top speed to beat natin is 125 at 95 RPM. So supposedly dapat mas mabilis pa doon pag maabot ng 95 RPM. Dahil sa gearing. Kaya tingnan natin. May malakas hangin. 8,000 RPM, 115 pa lang. Takbo. 116. 17 at 85 RPM. Wala pa, 8250 RPM. 120 ay sa 85 RPM, 120. So definitely mas mabilis, no? Yan, try pa natin dito. Yan, 120 at 85 RPM. Parang hindi pa siya makaka 95 dito, ah. Nasa akin, eh. Yan din pala kalaban ng pag nag-gearing ka, dudulo ka lang pagka may na talaga hangin. Mahirap siyang paduluhin na malakas ang hangin. Yan, ah, pumapa ko siya sa 85. Tapos ang speed niya ay 121. Lang nakapako, oh. Yan, try natin pabalik. Baka sa lubong lang din ang hangin, eh. Pako sa 120. Headwind. Medyo nakayuko ako ng konti. Ayan na umangat, no? Ayan na umangat. Ito, last try bago tayo mag-U-turn. May U-turn kasi dito. Or pwedeng mag-U-turn. Natin kung makaka 95 RPM. Grabe ang hangin dito, ang lakas.
na siya. Pero wala pang 9,000 RPM na. Lumalakas yung hangin talaga eh. Pero 125 para 9,000 RPM pa lang or wala pang 9,000 RPM. So definitely mas bumilis siya sa gearing. Ngayon magdedepende na lang yan sa hangin talaga. Pag nabot mo yung 95 RPM, mas definitely mas mabilis yun. Kasi kung 125 na tayo sa 9,000 RPM pa lang. Diba? Guess nyo yung idea, yung logic. Yan yung logic. Lipiga dito. Lasa talaga hangin. Pero try natin mabalik. Clear. So sana hindi nasalabong hangin dito para mabot natin yung 95 RPM. Ayan, nasa 9,000 lang, no? Tapos 125, 126 takbo. Try natin dito. Lipiga, no? Sarap dito eh. Medyo hindi sa lubong. Pahon. Baka duduro tayo dito. Wala pa siya 9,000 RPM. Magka 9,000 RPM na. Pero pa, ayun di pa 9,000 RPM. Pero 125 na takbo. So, tingnan natin ha. 8,750 pa lang pala yun. So, 8,750, 124, 125. Grabe pala hangin dito, lakas. Grabe na ito pag sobrang aga, no? Alas 12 na kasi eh. Or baka dahil nababagyo lang, may papasok daw na bagyo. Parang nung isang araw lang pumaraw eh. 3 days na buwalan. So yan, 9,000 RPM. Ayaw talaga ah. Yan, 127. 128. At 9,000 RPM. Yan, nakuha natin 128 at 9,000 RPM pa lang, no? O, hindi pa tayo makaabot sa 9.5. Yan din ang downside ng naka-gear. Pagka sobrang lakas ng hangin na sa lubong talaga. Kahit yung kuhan mo, nahirap pa siya dumulo. Sipin nyo, hindi man lang tayo makaabot ng 9.5 RPM eh. Yung dati na 129 ko na top speed na slipstream, parang 9,750 RPM yun. So yun talaga yung pinakasagad na RPM nito. Kaya alam, makukuha mo lang yung sagad na RPM nito kapag hindi ano yung hangin, hindi sa lubong. Hindi kagaya dito, open space sa lubong. Mahirap talaga. But definitely mas bumili siya dahil sa 14 teeth. Yung sa bypass natin na is 125, 126 ang takbo. Tapos ano yun, 9,500 RPM yun. Ito, 9,000 RPM, 128 na. So definitely mas malakas talaga. Iniwan ko pala si OBR dito. So, siguro test ko na lang din sa may Pulilan bypass para makompare natin. Tono ko pa siguro sa bola kung sakali. Siguro ibang vlog ko na lang yung pag-testing ko sa bypass or yung pagtotono ko sa kanya para ma-hit natin yung 9.5 RPM. Tapos kung lumagpas, kung mapaabot natin ng 9.750 RPM kung kailan nyo makukuha ang top speed. Ibang vlog na lang yun, gawin ko na ulit ng vlog. Kasi baka matagal pa kami makauwi ng Bulacan eh. Doon ko kasi gusto mag top speed sa bypass, hindi ganong kalakas ang hangin.
Dito kasi na-timingan ko na malakas talaga hangin kasi nga ilang araw na nag-uulan. Kalalabas na ng bagyong Dodong, parang one day ago. Ngayon, second day pa lang ngayon na umaraw. Tapos meron daw papasok na bagong bagyo, baka kaya malakas ang hangin ngayon dyan. Ngayon, meron naman magpabalik-balik dyan. So ibang vlog na lang ulit, gawa natin ang vlog. Pag natono ko na, itong quarantine natin. So far yun yung kinalabasan ng test natin. 128 at 9,000 RPM pa lang. So definitely pag nag 95 RPM to, na pa 95 RPM natin, baka lumagpas na siya ng 130. Stock 5 pa yan ha. Naka stock 5 pa lang tayo. Hindi pa tayo naka power pipe. Yung kasi talaga ang malakas dumulo, yan ang magpapalabas ng power ng motor pag nag power pipe ka. Kaso ayaw na akong payagan ni Ophir. Ayaw na. Si Beat na lang daw tsaka si Lake ang power pipe. Kaso yun lang, hindi natin papalabas yung full power na ADV. Pero na yan. Di ba yung full power? Panoorin mo yung vlog ni Dudes. Nung nag-pipe siya, lalagpasan niya na yung 130. Nung stock pipe siya, hindi siya maka 130 eh. Kaya ganun talaga, normal lang yun. Pero feeling ko ito nga, basta na pa 95 RPM natin to. Or 9750 na pinakaswerte, na mapasagad. Lagpas na ito ng 130, nakita na natin yung performance niya eh, na kaya niya tumakbo ng ganon. So definitely, yung same RPM rate, mas mabilis talaga yung speed niya compared dati na naka-stock gear. Try ko din itong tunuhin siguro, try kong tunuhin sa bola. Kung mag-adjust ako, kumbawa, nag-try ako sa bypass na hindi pa rin makuha yung 95 RPM, posible na kailangan pa niya na gana ng bola para mas mataas yung RPM na ma-reach niya. Trial and error, gaganyan. Kaya ibubukot na vlog ko na yun kasi magtatagal to bago ma-upload pag pinagsabay-sabay ko. So yung gearing pala natin, meron din yung 15T pero para sa akin okay na yung 14T. Hirap na kasi yung paduluin eh pag malakas sa akin eh. Lalo pa pag 15T. Yun, lagay ko yung link ng Shopee ni MJ, yung pulley, pati yan yung gearing, lagay ko. Para kung gusto nyo i-try, yan, bilhin nyo na lang sa Shopee. Pati yung mga set ko ng CVT, yung mga ginamit ko, lagay ko rin. Mga springs, mga bola. Tapos yung mga tools na ginamit, yan, lagay ko na lang sa description. Hanap lang kami ng kainan ni OBR. Tapos abangan nyo na lang soon yung magiging final verdict nito or final set. Tutunuhin ko pa nga kasi kailangan matunan natin na maayos na umabot siya at least 95 RPM man lang. Or kung yan, yung swerte nga is 9750 RPM. Tapos kung ilan yung top speed niya. So kailangan ko pang tunuhin ito na maigi. Good trip. Pauwi na kami. Sarap dito kaila tita. Tita Amelia. Amelia's Grill and Restaurant. Pwede ako alabaw galing kayong Silex. Pwede kayong mag-lunch dyan. Kung ba, gagala lang kayo dun. Mura pa ng food, no? 100, well, 130 lang yata. Yung sarap ng sisig eh. Solid. Okay, OBR, ganun din, 130. Tapos marami silang food. Tapos mura lang. Sulit yung kain. Kay Tita Amelia. Bro, 297 octane. Si oil na ako nagpapagas ngayon. Pagka meron lang ako nakita. Magandas daw sumunog yun eh. Nagiging golden brown ang sunog, yung super optimal. Na malalaman din natin yan pag nagpalit ako ng spark plug. Order pa lang ako, ipapalit natin yung NGK na Iridium. Tapos meron akong itatry na ignition coil, yung Q-Tech na ignition coil. Bukod na vlog na lang yun siguro pagka naka-order ako. Hindi ko pala nabanggit kanina yung performance niya kapag may angkas. Usually kasi ang tanong ng iba na gustong maglagay ng gear is kung malakas para yung hatak kapag nag-gear na. Kasi nga, kapag nag-high speed gear ka, supposedly mababawasan yung torque. Parang sa sprocket lang yan eh. Parang nag-high speed sprocket ka, so bawas yung hatak niya or yung initial niya, yung buhat power. Sa case na ADV, okay naman. Kayang-kaya naman kami buhatin. Di ba, B? Yeah. Oh, maganda pa rin ang takbo niya. Not unlike dati kay Beat nung tinry ko, mabigat talaga sa mga makina. Parang hirap siya dalhin. Kay ADV dahil 4 valves tsaka 160cc engine, kaya ang dalhin yung 14T. Hindi ko lang alam ko sa 15T ha. Feeling ka baka masyado na mabigat yon. Pagka nag-angkas kayo or may kabigatan kayo. Pag solo, okay lang yun. Pero ako nga kasi may angkas ako. Kaya tinry ko lang is 14. Yan yan ang pinadala sa atin ni MJ. Yan, thank you pala kay MJ. MJ Calls ng Isitec. Yan, tsaka kung limbawa nakukulangan kayo sa hatak, pwede naman tunuhin yung CVT na malakas pa rin yung hatak.
Ito, bare minimum lang yung in-adjust ko. Nag-adjust na ako ng kaunting-kaunti sa bola. Parang 1 gram lang ang in-adjust ko. From 16 to 15 ang adjustment kong bola. Pwede ko pang gaanan to eh. Gusto ko na mas bumilis pa yung arangkada hatak niya. Kasi mas malakas na RPM, mas malakas siya bumuhat. Tapos pwede pa ako maglagay ng washer. Kaso yun nga, pwede nyo nakapansin ko, pag nag-washer ako, parang tumatabingin na siya eh. Parang nagpe-premature wear yung belt. Napag-isipan ko na lang din kung magwa-washer ako. Pero okay naman eh, no? B, malakas naman eh. Malakas. Kaya naman kaming dalhin eh. Oh. Lalo pag ginana ko pa bola na ito, mas malakas malalo arangkada. And trial and error lang ito muna tayo. Itatry ko na nga muna ito sa bypass kung hindi pa rin makalagpas ng 9.5. Saka ako tutunuhin. Siguro magtono ako sa bola. Springs, okay na yung springs eh. Bola na lang tutunuhin ko dito. Kung alin yung aabot ng 9.5 to 9.750 RPM. Nawin na kami ng Pampanga ni OBR. Abangan nyo na lang yung vlog na yon. Fine tuning ng 410T gear from EasyTech kay MJ.